Naaalala niyo pa ba ang cute at charming na batang ito? Siya si John Vladimir Cruz Manalo, o mas kilala bilang John Manalo. Maraming nagtatanong kung nasaan na nga ba siya. Mas nakilala siya sa Going Bulilit at naging crush man ng bayan. Siya ay naging aktor ng Kapamilya Network at naging talent ng Star Magic at nagwagi ng multi-award bilang child star. Lugar lang pupuntahan natin. Oo nga. Eh bakit parang nilibot na natin ang buong Hong Kong? Actually, hindi naman talaga ka nalilibot eh. Eh bakit parang napasyalan natin ang buong Hong Kong? Eh kasi nakalimutan ko yung hotel natin. Saan nga ba yun? Sa hindi pa nakakaalam, si John ay pamangkin ni Jericho Rosales. Alam niyo ba na sa edad pa lamang na 4 na taong gulang ay nais na ni John na maging artista kagaya ng kanyang tito na si Jericho. Ang pangarap niyang ito ay natupad matapos siyang gumawa ng commercial sa TV na umabot ng 36 commercials sa loob lamang ng 8 taon. Oh no! Monster! It's a monster. Where's the monster? There's a monster! Anong gagawin natin? Alam ko na! Ovaltine powers both mind and body with its Active 8 plus Zinc formula, a unique mix of 8 essential nutrients, making him smarter and stronger. Flashlight! So he takes the lead. King! Ayun! Galing na alak mo, Mami. Ovaltine power! Matapos nito, ay sumubok na rin siya sa primetime TV at mga pelikula. Noong 2004, napasama siya sa pelikulang Pungsuy na gumanap bilang anak ni Chris Aquino. May ilaw sa poste. Dito lang kayong dalawa, kukuha si Mami ng flashlight. Sa pelikulang ito, siya ay binigyan ng 2 awards sa 21 PMC Awards for a Movies. Best Child Performer sa 2005 PAMAS Awards, Best Child Actor for the series of Mga Anghel na Walang Langit. Si John ay nakatanggap din ng 2 awards sa Guillermo Mendoza Memorial Foundation as Most Popular Child Actor at Best Child Performer. Kaya naman, sa edad pa lamang na 9 na taong gulang ay multi-awarded child actor na. Ngunit nasaan na nga ba siya ngayon? At anong nangyari sa kanyang sinimulang karera noon? Si John ngayon ay nakapokus na di umano sa kanyang negosyo. Ayon sa kanya, naging emotional siya nang magbunga ang pinagpaguran dahil sa loob lamang ng 1 taon ay nagkaroon siya ng 3 negosyo na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Narito ang kanyang Instagram post regarding sa kanyang naging negosyo. Nais ko pong marinig ang inyong opinyon sa buhay na tinatamasa ngayon ni John. Mag-comment lamang kayo sa ating comment box kung isa ka din o kayo sa na-inspire sa success na natamo ni John. Tingnan ang gift ko sa kanya. Sana matawa siya. Hopefully. Tingnan natin. Nandito na ako sa subdivision nila, so tingnan natin yung magiging reaction ni Eric.